Yung ginagamit nating compost dito is ipot ni kambing. Yung hindi na pakinabangan na litos, kinakain ni kambing. Yan. Pansin nyo yung kinakain ni kambing. Dari lang. Ah, napakasimple. Sakto morning, mga kasakto. So, mga kasakto, yung ating litos iceberg is tapos na. After ni cauliflower, chicken crab, litos, tapos na din yung litos. Nakakuha ng 30 bucks o 33 kaing. So, yung naiwan is yung flowering na lang. So, yun. So, may purpose din yung naiwan natin na litos iceberg. For the purpose, routine sa cycle ng composting. Yung ginagamit nating compost dito is ipot ni kambing. Yung hindi na pakinabangan na litos, kinakain ni kambing. Yan. Pansin nyo yung kinakain ni kambing, may ipot si kambing, binabalik din natin sa puno ng litos. So yun ang cycle ng aking farm dito sa ating area. So yan, marami tayong maliliit. Yan. So yung mga kambing na yan, may mga purpose yan, bakit natin pinaparami. For the instance na may pagkikitaan tayo, kung hindi naman lahat sa atin yung oras o yung panahon, buti na ngayon nakapag kapital tayo ng sarili. So may kapital tayo na pangbili ng kambing at panglagay ng ating kapital. So yung kumakain ng kambing yan, nalito, so walang tapon at nagagamit sa ating hayop. So yan, walang pili yan, oh. Kahit damo, kinakain. So yung bihira lang silang nalabas ngayon, may kunting init, inabas natin sila, doon na sila sa kanilang bahay, doon sa baba may bahay sila doon, kung palaging umuulan, doon natin sila iniwan. O natin, hindi na natin sila nilabas. Again, napansin nyo sa gilid ng ating farm is malinis na yung gilid at yung baba, yung area, iba. So yan, malinis-linis na. Yan, nararo na. Na first araro na. Doon sa baba, sa taas ng sitaw, nararo na din. So, dito, so nag-araro mamaya. So, matapos-tapos siguro to. So, dito, so land prep na para sa ating next crop. So sinanin na natin dito sa baba. Again, napansin nyo yung ating madidiagwa is pakunti-kunti na marabong na yung dahon at saka ano na natin, parang pinansumption na natin kambing kung lakas yung ulam. So dito sa area na ito is taas ito ng sitaw, yung sitaw natin doon sa baba. So dito is yung ating land preparation. Yung income ni litos, malaking tulong kasi nakapag-araro tayo dito. So yun, pansin nyo. Linis na. Again, malaki-laki din natin ginastos nito. Mapalinis lang. Makuha yung damo at mararo, maland preparation. Kasi naka-advantage talaga nito. Pag ganito na yung area mo, wala ka pang itanoy, naka-steady lang na ganito. For the sake na magandang lupa ang kinakailangan ng ating tanim na next crop. So again, yung next crop natin, ipasilip na natin next video. Kung kailan tayo makapagbigay ng oras para natin ma-share natin sa inyo. Yung baba nito pala is yung ating sitawan. Yun. Yan, sitawan yan. May beans din sa baba nito. Dito is yung bakante ito dati. Tapos pinalinisan tapos inararo, so ganito na yung itsura. Again, first araro pa ito, sikan, mayroon pang third. Sa third araro is final na kung anong itatanim natin, ipasilip na natin dyan. So may kasama pa yan, so taas nito mayroon pa. So yung ating litos na natapos na dyan sa taas na yan. So yung ating Madrid de Agua sinpatuloy na
yumabong at consumption ng ating kambing. So yun lang ang routine dito sa ating area. Nagalaga tayo ng kambing at saka yung ipot ni kambing is ginawa nating pataba o organic, natural organic sa ating pananim. Medyo magastos yung pananim pero pag-isipan lang ng mabuti, utak ang gamitin. Kung mayroon kang hayop, emergency, magamit mo agad yung hayop. In for the instance, sana wala lang sakit na dumating, so ganoon. Kasama na yan. Kung for the instance na magandang tubo ng iyong tanim, siyempre makapagbigay ng magandang bunga. Magandang bunga, magandang bulaklak, magandang harvest, magandang kitahan. So sana lang yung mga kalamidad, natural yan. So expected din natin yan, hindi tayo farmers kung hindi tayo accept ng ganyan. So thanks God, may blessings tayo. Nilitos Iceberg, maganda yung bilihan, tapos na tayo doon. At another participation ng ating farm is yung ating land preparation. Land preparation, pakain continue ni Sitaw doon sa baba, pasyalan natin. So yung lupa is ano na guys, sumilikit na sa ating tsinilas, oh. Ang pansin nyo, ismano na. So mamaya-maya puntahan natin yung sitaw. Again, yung sitaw is malinis na. Yan yung ating sitawan. So may continue naglinis siguro doon. So may tao doon sa baba. Yan yung sitaw natin. Every 2 days may harvest yan. So ngayon schedule for harvest yan. Dito yan, maraming bunga. Kaya may mga video tayo niyan, naka 11 harvest ngayong araw na ito. So schedule for 11 harvest yung ating sitaw. Din yung ating beans, hindi na natin pinatuloy. Plano natin dyan is binibigay lang, kukuha lang tayo ng seeds. Yung kukuha tayo ng seedlings dyan para may purpose din. Kahit mura, wag susuko. May ibang participasyon yung gulay. Nasa sa inyo, alagaan lang ng mabuti. For the purpose na may kuha kang resource income sa ganang tanim. So yung may bunga, hindi ko yan pinaharvest, hindi ko yan ginalaw. Ang purpose niyan is para binhi, o yung may binhi tayo for the coming rainy or hot or dry season. So ma-prepare yan, maimbak at saka tutigil na. Yung ating sitaw, hindi natin ito ginawa talaga natin is ipuan talaga. Binibili ko doon sa suki nating pamilihan. So yung sitaw, yung barete niyan, Star Premium. Again, schedule for harvest today for 11 harvest. So yung sitaw, malaki din tulong. Especially si Lito, sabay-sabay sila. Kasi madali niyang harvestin, hindi na masyadong nangangailangan ng labor. So good for ater, for possible income. So yan lang muna, kuting update dito sa ating area, Candaon City, Negros Oriental. Magpasalamat at continue magbigay ng iwan na salita. Kailangang ma-share yung ating ginawa, kahit simple lang. At least yung ating mga kafa farmers may dagdag na karunungan doon sa pagtanim at sa simpleng alaga. Doon tayo kikita ng malaki. Yan si Insakto TV. Salamat.